Iwasale. Nagsagawa ng regional training para sa mga guro ng ikatlong rehiyon ukol sa integration of IT education studies into the higher education curricula. Ang paglalagay ng aralin sa mga katutubo sa mataas na paaralan ay alinsunod sa Commission on Higher Education o CHED Memorandum Order 2, Series of 2019, kung saan nakasaad na inaaprubahan nito na magkaroon ng paksa sa pag-aaral tungkol sa mga katutubo. Katuwang ang mandato ng Republic Act 7722 kung saan inaatasan ng CHED na isulong ang kalidad ng edukasyon at magkaroon ng mas malawak na access para makapag-aral sa mataas na paaralan. At ang mandato ng Republic Act 10908 kung saan inaatasan ang basic at higher education na ituro ang Filipino Muslim at Indigenous Peoples History and Culture. Sa panayam kay CHED Commissioner Ronald Adamat, ang pag-aaral sa topografiya, kasaysayan, advokasiya, pamumuhay at karapatan ng isang katutubo ay makatutulong upang magamit nila ang kaalaman na ito sa pagpapaunlad ng bansa. Panahon na ito na ma-integrate talaga nang sa ganun magkaroon ng moral booster yung mga IP mismo na to do more in nation building. Dahil pinag-aaralan kung ano yung rights nila, ano yung advocacy nila, ano yung mga geography at ethnography nila as important segment of Philippine society. Sa paliwanag ni Dr. Feliciana Jacoba, Presidente ng Nueva Ecija University of Science and Technology, makakatulong ang pag-aaral upang mas maintindihan ng mga kabataan ang kapwa nito kabataang katutubo. CHED Memorandum Order Number 2, Series of 2019, directs higher educational institutions to integrate into their curricula IP studies. It is not only education that can empower people, however, education can already liberate people from oppressive social structures. Hence, we shall seek to more comprehensively include in our curricula topics, context, and concepts on IP in the various disciplines. Hindi aniya lingid sa kaalaman na nakararami na ang mga kabataang katutubo ay hindi nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral dahil na rin sa malayo sa kabayanan ang kanilang mga tahanan, kahirapan at maging ang diskriminasyon. Sa datos ng United Nations Development Program, ang dami ng mga katutubo sa bansa ay nasa mahigit kumulang 14 hanggang 17 million kung saan karamihan dito ay matatagpuan sa Hilagang Luzon. Sit down.